What's up, guys? Welcome back to another vlog. And for today's episode, i-check natin ngayon kung nag-improve ba yung mga binili nating mga rare guppies. So tara, let's go! So guys, ito na ang ating magenta ribbon. Ayan. Oopsie, wait. Ayan. Kita nyo, yung kanyang dorsal, napaka high fin and long fin pa siya. Ayan. See? Ganda. May pattern siya hanggang sa ribbon ng kanya. May pattern siya hanggang dun sa kanyang ribbon. Guys. Tapos guys, medyo malaki-laki din yung improvement niya since na dumating siya. Nag-enhance yung color niya and well, dumating naman siya dito na maganda yung body. Pero mas nag-enhance lang talaga yung pagka-color ng kanyang magenta. Tapos guys, pair kasi natin to nabili. So yung pair nito, nandito siya sa ating breeding cage na. Pakita ko sa inyo. Ito siya guys, ayan. Medyo maliit siya compare sa... Ayan, lalo pa tumabi. Ayan, compare dun sa kanya... sorry, compare sa mga kasama niyang breeders natin na magenta rin. Ayan o, maliit lang siya ng slight. Kita niyo ba? Zoom in ko pa. Tiyan, ayan siya. Yung female magenta na pair nung ating ribbon. So yun guys. Ayan, o yun. Ayan, ito, breeder kasi na natin to. Ayan, magenta breeder natin. So, siya yung pinakamaliit dito, kung mapapansin nyo. Ayan. So, ayan guys, ayan sila. So, balik naman tayo ngayon sa ating mga ribbon na male. Next naman. Dito naman tayo sa tabi ng ating magenta. Ito ang aking albino platinum white. Babaan ko lang yung brightness natin. Wait lang. Sobrang ganda nito, guys. Ready na to sa show kasi wala pang masali ang show. So, yan. Diba? Ganda. Perfect na perfect. Ayan guys, 'di ba? Napakaganda. Ah, see? Kita nyo? Tapos mapakita ko naman sa inyo, guys, yung partner nito nasa breeding cage din. Sobrang ganda din. Litaw na litaw. Liga, dito tayo. Dito guys, yung kanyang pair, ayan, albino na female. Albino platinum white. Ayan. Ribbon din siya. And may mga kasama din siya dito. Sorry. Ayan yung mga kasama niya. Pero okay lang naman yun. Once na nag-drop naman na to ng kanyang fry, madidistinguish agad natin na sa kanya yung fry na yun. Kasi yung mga kasama niya dito is mga gold. So, siya lang yung albino full. Albino platinum white. So, kapag nag-drop siya ng fry, kitang-kita natin, alam na natin sa kanya na yun. Ayan. Ganda. Ano nyo? Ayan sila. Ayan, kita niyo yung ribbon niya. Laki na rin, no? Tapos, magda-drop na din to anytime. So, yan. Doon naman tayo. Dito naman tayo sa another rare guppy natin na male. Ito ang... Ito yung dumating to. Hindi niya pa talaga makita yung pagka-gold niya. Pero ngayon, litaw na talaga. Ito ang aking full gold ribbon. Ayan. Litaw na siya yung pagka-gold na. Lalo na yung female doon sa kanyang breeding cage. Pag tumabi siya sa ibang gold guppies, iba talaga. Sobrang ganda. Ayan o. Kita nyo. Diba? Full gold yan, guys. Full gold ribbon. Wait lang. Bigyan pa ito ng isa pang magandang shot. Dahil napakaliksi niya talaga. Ayan. Kita nyo yung kulay. So, next naman, proceed tayo. Ito yung full gold ko na nan-ribbon. Ayan. Ito siya. Ayan siya. Kasama niya dito yung female na ribbon and yung old line ko na gold. Gold lang. So, nandyan siya. Tapos ito yung female na full gold na ribbon. Ayan. Ayan sila. Kasama yung mga old line natin. Sama-sama sila dyan. Actually, nag-drop na sila pero konti pa. Sino yung mga fry? Ayun, katabi niya. Ayan. Ayan, mga fry.
So mag-harvest na din tayo dyan soon. Ayan sila. Tara, next naman. Date ko naman kayo guys sa aking mga Dumbo Ear Ribbon. Ayan. Zoom in ko. Tada! Mga nag-gal wings natin dyan na Dumbo Ear. So meron ng mga batches to. Yung mga batch na ito, marami na sila. Pero mga juvie pa lang. So ayan, ganyan yung mga itsura nila halos lahat. Tapos ito naman yung Always the Shy One. Ayan, kapag may ilaw. Nuli natin siya sa net para makita niyo yung pagka-Dumbo Ear. Kasi sobrang ganda na ng improvement niya. Ayun o, kita niyo ba yung tail? Tada! Oh, para akong may dragon. Kita niyo guys? So, kita niyo yung tail niya. Ganda, di ba? So, yan ang aking Dumbo Ear na ribbon. Platinum Dumbo Ear ribbon. Ganda. Sige, pahawalan na natin. Tadaan! Diba? Na-breed na rin naman natin yan. So, marami na talaga siyang naging fry. Marami na siyang naging offspring na halos kamukha niya lahat. Tapos, ito pa yung isa. Ito yung sinabi ko sa inyo before na kahit na hindi ganun, sorry, kahit na may wash siya doon sa kanyang dorsal, hindi ganun kaganda. Pero na-improve natin siya ngayon dahil nga na-groom natin. Kagaya na sinabi ko before, kaya ako siya pinili ilagay dito sa grooming tank na to. And green room. Kasi gusto talaga yung mga unique. As in, kakaiba siya. Kasi tignan nyo naman yung tail. O, diba? Ang ganda. May punit lang siya ng konti ngayon. Pero, ayan. Yun yung wina-workout natin sa kanya. And, sobrang unique talaga. Nakita nyo ba? Ayan, o. Nice gull wings. Tapos, ribbon pa siya. Kaya naman, ini-improve ko pa siya dito. So, ito guys, update ko naman kayo dito sa aking mga HBB. Ayan, napakaganda. Ang taga. So, yung iba ko kasing nabili, kagaya ng MSSVT, is nasa mga breeding cage. Binibreed natin sila ngayon. So, bago tayo mag-proceed doon, ipapakita ko muna sa inyo ang napakaganda kong HBB. Ayan, oh. Wow. Perfect tail. Diba? Tatlo yan, iba-ibang kulay sila. Pero ito yung favorite ko. Kasi tignan mo naman, parang pamaypay na yung tail. Napaka-wide ng tail niya. Ayan o. Tadaan! Sobrang wide ng tail niya. And nagugustuhan ko na rin talaga tong strain na tong HBB. Dahil nga may ribbon na tayong HBB din. Tapos meron din tong iba pang mga katabi, HBB. Pero ibang color naman. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo guys na HBB ribbon. Tada! Ang wide din ang tail. Ayan. Ganda. Kita niyo yung long dorsal niya. Diba? Parang hair lang. Ayan. Tapos bukod pa dyan guys, di lang yan. Meron pang isa. Kaya, ito na yata yung next kong favorite na. Kasi medyo shy type to eh. Ayan siya. Ganda din sana ng kulay nito, aquamarine. Ayan, medyo shy type siya. Wide din yung tail nito, pero iba yung color, iba yung pagka-HBB niya. May pagka-aquamarine, and then ribbon siya. Ayan, shy type lang yan talaga, same yan nung isa, yung Dumbo Ear. Pero mamaya, pag pinatay ko tong ilaw, ayan, gagalaw na siya, bulo niya na yung mga BBS. Sayang, shy lang siya ngayon. Next naman, dito tayo. Andito naman guys, yung ibang color natin na HBB. Tapos ito, shark fin naman to. Ayan o, kita niyo yung dulo, yung tip na kanyang dorsal. Ayun, kita niyo. Ganda, no? Tapos ribbon pa siya, kaya lalo siya talagang gumanda. Ayan. Isa pa, i-zoom natin. Yun! Kita niyo yung dulo, may patusok para siyang shark talaga. Yan yung mga kinokollect natin ngayon, guys. So guys, ito naman ang aking albino. Ayan, albino rib, albino blue topaz ribbon. Yan, gumilid pa, good job. So ayan ang aking, tapos tingnan niyo yung tail. Napaka-perfect ng tail din. So guys, yung goal natin para sa ABT na to, ABT ribbon, is
to improve yung size. Kasi, di ba, kung naalala nyo, sobrang tuwa ako na meron tayong na-produce na ribbon na ABT. Nilagay ko na siya kagad dito sa kanyang grooming tank. So, yun yung improve ko, yung size niya, and yung kanya pang color. I-enhance pa natin lalo yan. Pero yung tail, ayun, wala na problema kasi ang perfect na nung tail niya. Parang pwede ka na mag-drawing ng letter A. Bukod sa isang to, meron pang isa. Ito. Tada! Para dito sa isang to, sa isang ABT ribbon na to, mas gusto ko talaga yung gull wing. Ayun, no? Grabe yung palikpit, no? Para talagang wings, no? Wings na wings. Give me a thumbs up if you agree. Ayan, di ba? Mukha siyang angel. So, yun lang yung gustong-gusto ko dito sa mga ABT natin. So, guys, ito ang aking metal yellow king cobra ribbon. So, yung pair neto, of course, nandun na. Binibreed na natin. Papakita ko naman ngayon yung nilagay natin sa breeding cage sa mga metal yellow king cobra. Nandun yung female and non-ribbon na male. Tara. Yan. So, ito yung metal yellow king cobra non-ribbon na male. Sobrang ganda ng color niya. Okay na to. Kaya nilagay ko na din siya sa kanyang breeding cage. Kasama niya dito yung metal yellow king cobra na female ribbon. Ito. Wait lang. Bon! Ayan. Ayan guys. Ayan siya. So, malaki na din ang kanyang tummy at makakapag-produce na din siya anytime soon. So, yan ang aking female na ribbon. Tapos, guys, nandito, ayun, nakita nyo na, ang aking MSSVT Metal Snakeskin Violet Tail. Ayan, yung male and yung female. So, yung iba pa nating nabiling strain, eto kasi nung dumating to, diba, guys, sabi ko, hindi ko masyadong makita yung violet, pero ngayon kitang-kita na. Ayan, o, violet na siya. Mahaba lang talaga ang kanyang biyahe. Pero ngayon, sobrang ganda na nila. So, ayan guys, medyo mahaba nating vlog today. So, abangan ninyo sa next nating na-upload. Ipapakita ko sa inyo yung mga binibreed natin. Ayan, umabot na yata sila ng mga 20 strains. Tapos, kasama na din yung mga bago natin bili. Ayan sila, mga different strains yung mga nakalagay dyan, guys. Abangan niyo sa ating next vlog. So, don't forget to like, share, and subscribe. Don't skip out. See you guys on my next vlog. Bye!